So, hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Sa mga bago pa lang po dyan, please subscribe Les Villegas at i-click lang pong notification bell para updated kayo sa aking mga videos at makakuha po kayo ng 10% discount up to 70% discount. Buy one, take one. Buy two, take one. Kaya ano pang ginagawa nyo? Please subscribe na po ang aking YouTube channel. So, yan po guys. At gagawa po ako ng video yung may mga Tagalog word po ako dito at itra-translate ko sa salitang Kapampangan at Ilocano. Pero, ang hindi nyo po alam kasi, ang salita ko po ay half Kapampangan at half Ilocano. Dahil both side ko po, marunong silang magkapampangan at Ilocano. Kaya ako po ay half Ilocano at half Kapampangan, half Pinay, half Pinoy. Nakikita nyo naman pong ebidensya, ako po ay half-half. Yeah. So, andito po tayo ngayon sa ABS-CBN ulit, si studio ni Tito Boy Abunda, at ako muna ang gagamit sa kanyang studio dahil wala pa po siya naka-sign off pa rin. Dahil pinauwi ko si Tito Boy sa kanilang probinsya at sinabi ko magpahinga ka muna Tito Boy. So ngayon guys, gumawa po ako ng video at meron po tayong mga Tagalog word. Ayun nga ang sinabi ko po kanina na itatranslate natin sa Kapampangan at Ilocano. So iisa lang magkaibang mga word, pero isa po ang kanilang mga meaning. Send guys do, di ba? Ang daming tawag dito, iba't ibang iisa lang ang iba't ibang word, pero iisa lang po ang ibig sabihin. So umpisa na natin guys, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, baka mamaya po ay mawala ang 80% up to 100% discount from selected items lang po. So yeah. So ayan, buy to take one, buy one take one po yan. So ang unang word po natin sa ang Tagalog word po natin ngayon ay matulog. Ayan po ay Tagalog word ng matulog. So ang ibig sabihin po ng matulog sa Kapampangan ay matudtod. Diba guys, ang layo. Pero isa lang pong ibig sabihin. Ang Tagalog word ay matulog. Tapos sa Kapampangan naman, matudtod. Tapos sa salitang Ilocano naman ay maturog. Diba guys? Pero parang same sound sila, pero iba yung matulog, matudtod. Sa Kapampangan, sa Ilocano, maturog. So yun guys, kuha nyo ba guys o hindi? So ayan, ilista nyo guys kung di nyo makuha at i-google nyo. So ang second Tagalog word po natin ay maligo. Tagalog po ito ha, maligo. Sa Kapampangan po, ang maligo ay mandilo. Mandilo. At sa Ilocano naman, ang ibig sabihin ng maligo ay agdigos. Agdigos. So ayan. Right minus wrong. Nililistan nyo ba guys? So ayan. Ang second word natin ay maligo. Sa Kapampangan word ay mandilo. Mandilo. Tapos sa Ilocano naman ay agdigos. So ayan guys. Diba guys, ang layo ng mga word nila, pero isa lang pong ibig sabihin ay maligo. Tapos ang pangatlong word po natin ay Tagalog word natin ay kunyari ay namasyal. Ayan. Tapos sa Kapampangan word naman ang namasyal ay memasyal. Pero parang may same sila sa huli, no guys, yung syal. Namasyal, memasyal sa Kapampangan. Sa Ilocano naman ay nagpasyar. Parang ang layo talaga dun sa Ilocano, no guys. Pero yung sa Kapampangan, pero may parang may same sound sila.
So ayan, dumako naman tayo sa susunod na word ay Tagalog word na umuwi. Ayan, diba guys, umuwi. Tapos dun sa Kapampangan words po ay minuli. Minuli. Ito naman parang malayo na rin yung word. Pero isa lang po ang ibig sabihin nila yung umuwi. Sa salitang Kapampangan naman ay minuli. Minuli. Sa Ilocano naman guys ay nagawid. Nagawid. Di ba guys? Ang laki ng mga diferensya ng mga word nila. Pero iisa lang ang meaning. So, dumako tayo po sa isang Tagalog word na naman po ay dumating. So, ang dumating po sa Kapampangan ay dinatang. Pwede nyo guys? Dinatang. Tapos sa Ilocano word ay simampet. Simampet. Paano itong dun sa Tagalog tsaka sa Kapampangan guys, parang may same sila no, same sounds, pero dun pagdating sa Ilocano may iba yung bagsak niya. Kanya dumating sa Kapampangan dinatang, dun sa Ilocano simampet. Then guys, di ba? So madami pa tayong words guys. Ito yung halimbawa, itong maganda. So ang Kapampangan word ng maganda ay malagu. Malagu. Tapos sa Ilocano word, ang maganda ay napintas. Yan. Ulitin po natin, sa Tagalog ay maganda, sa Kapampangan ay malagu, sa Ilocano ay napintas. Yan. So ito guys, binibigyan ko lang kayo kung ano pong ibig sabihin ng mga ito para pag halimbawa dumayo kayo sa Kapampangan region or Ilocano region, alam nyo po kung ano yung mga isasagot ninyo. So ito na po ang susunod na Tagalog word natin ay pangit. Pangit. Ang Kapampangan word po ng pangit ay matsura. Matsura, parang chikno guys, ay Chinese, matsura. Tapos dun sa Ilocano, maraming way po yung salitang pangit. Merong nagalas, diba? Nagalas. Meron din naragot, diba? Naragot. Naragot, naalas, same lang po dun sa pangit. Iisa lang po. Kasi po yung mga Ilocano po, may mga ibang Ilocano po na may halo kasi, yung mga malalalim na Ilocano, kaya yung salitang pangit nila sa Ilocano ay naragot. Pwede rin nagalas, parang ganon. So ito na po yung susunod na Tagalog word natin ay bahay. Bahay. Sa Kapampangan word ang bahay ay bale. Diba? Bale. Pero pag napakinggan ito ng Tagalog yung bale, parang bali. Bali. Pero po yung bahay nila, bale ang tawag sa Kapampangan word. At sa Ilocano naman ay balay. O, diba? Pero yung balay guys, parang same dun sa Bisaya guys, diba yung balay? Balay din ang tawag nila sa bahay. So, diba guys, parang ang daming word pero iisa lang ang ibig sabihin. Kaya ang galing talaga nung Diyos no guys. Tapos ito yung ano, Tagalog word natin ay mahal kita. So ang Kapampangan word po ng mahal kita ay kaluguranda ka. Kaluguranda ka. Ayun. Sa Kapampangan po yun ha. Sa Ilocano naman po ay ayaten ka. Ay ayaten ka. Ayun. Ang layo talaga guys. So, yung ibang word po na Tagalog, ito naman po ay yung magandang umaga. Kunyari, sinabi yung magandang umaga. Tapos sa Kapampangan word naman ay mayap aabak. Mayap aabak. Di ba?
Tapos dun sa Ilocano naman guys, naimbag nga bigat. Oh, di ba? Naimbag nga bigat. Tapos yung sa tanghali naman, magandang tanghali sa Tagalog, sa Kapampangan word naman po ay mayap augto. Mayap augto. Tapos sa Ilocano naman po, naimbag nga aldaw. Di ba sa Bisaya naman daw guys yung aldaw adlaw, di ba? Parang same naman sa Ilocano at sa Bisaya, meron silang similarity yung adlaw, aldaw naman sa Ilocano. Tapos yung magandang gabi naman na Tagalog word sa Kapampangan naman ay mayap abengi. O di ba? Mayap abengi, yun po ang sa word ng Kapampangan. Pero pag sa Ilocano po ay naimbag nga rabii. O, di ba? Rabii. Rabii means gabi. Bengi means gabi din. Di ba guys? Iba-iba yung mga word nila. Pero yung mga meaning nila isa lang. So, di ba guys? Ang galing talaga ng Diyos. Ba't kaya ganun, no? Isa lang naman ang ibig sabihin nila pero iba't iba ang word sa dahil sa mga lingwahe natin guys. So yan. Diyos ko, ang ingay naman ni Kalbo. Ano ba yan? Nakaka-distract. Ang ingay-ingay. Nakaka-genisurado. So yun guys. Ito po muna yung mga partial na ibibigay ko pong word sa inyo. Dahil marami pa po ang mga Tagalog words na anong tawag ito na itatranslate natin sa Kapampangan at Ilocano. So marami pa po guys, kaya lang konti na lang po ang ginawa ko dahil baka mamaya maubusan tayo ng oras dahil naghihintay pa po ang MMK, susunod pa po ang MMK pagkatapos po ng Les the Bus at Late at Night. So guys, kung makikita nyo kung nag-iba na yung background ni Tito Boy Abunda, dahil ito lang po muna ang pansamantalang binigay na studio. So, alam nyo guys, sinatawanan ako ng mga ibang lahi. Ayun na, dumadaan sila. Dead Malu. So guys, di ba? Pero ang alam ko dito kasi kaya ginawang iba-iba yung mga word na to para daw hindi magkaintindihan ang mga tao. Pero yung mga ibig sabihin nila, isa lang po naman ang ibig sabihin ng mga word na ito. Di ba guys, ang galing, no? So, ang dami nating mga lingwahe. Dan sa Pinas, meron tayong Ilocano, Kapampangan, Tagalog, Bisaya, Chabacano, Ilonggo, Espanyol, Itawis, kung ano-ano pa pong mga lingwahe. Ang dami po nating mga lingwahe dyan sa Pilipinas. So, ayan guys, sa kaya mga Pilipino po ay number one when it comes to sa mga language. Di ba guys, kahit saan naman tayo mapadpad. At kung saan tayo sa ibang panig ng mundo, di ba guys, nakaka-adapt tayo. Ang bilis natin i-adapt ang kanilang mga lingwahe. Di ba? Gaya ko dito guys sa Saudi, medyo alam ko po yung mga basic na salita nila. At naiintindihan ko naman. Yung may ibang guys, naiintindihan ko pero hindi ko may express yung aking word. Pero naiintindihan ko, di ba guys? Kaya number one po ang mga Pilipinos pagdating sa mga language. Yan. Kaya gustong-gusto ko nila yung mga Pilipino dahil first class po tayo pagdating sa language. Di ba guys, pansin nyo pag ano, sa mga pageant-pageant, di ba? Ang Pilipinas lang ang walang translate, taga-translate. Di ba? Tutusin sa mga Europe, magaling sila sa mga English. Pero hindi guys, sa Pilipino talaga, wala pa ako nakitang meron na yata gumawa ng ganyan ng may taga-translate nunung kay Juan, kay Winwin Marquez sa Spain. Diba guys, nag-ano ata siya dun, Tagalog ata yung sagot niya pero translate dun sa Spanish. Oh, pero at least nasungkit pa rin niya ang corona dahil iba talaga ang mga Pilipino guys. So, ayan muna ang aking update guys sa mga
Tagalog word na translate po natin sa salitang Kapampangan at Ilocano. Sa susunod na video guys, meron na naman po akong ibibigay na konting kaalaman sa inyo. At ibabahagi ko po ulit sa inyo. So, yan. Maraming maraming salamat po sa mga nag-avail ng 50 to 70% off. At buy 2 take 1, buy 1 take 1 sa aking mga videos. So yun guys, ito po muli si Les Villegas. At nagsasabi ito po ang Les Late Night. At dito po sa studio ni Tito Boy Abunta, dito po sa ABS-CBN. Dahil naka-sign off pa rin sila, dahil ako ang may karapatan mo nang gumamit ng kanyang studio. So yun guys, wala na akong trabaho, tapos na, kaya dumiretso na ako dito sa aking studio. So mega mega big big shout out po sa inyong lahat. At sana po please, huwag po kayo magsawang manood ng aking mga videos. At pakisuportan nyo na po ang aking YouTube channel. Sa mga bago pa lang po dyan, huwag na po kayo magpahuli at huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Pindutin nyo lang po ang subscribe at i-click lang po ang notification bell, diba, para updated kayo sa aking mga latest video na ina-upload. Ayan. So next video guys, marami pa po tayong pasabog habang wala po si Tito Boy Abunda. At ako muna po ang magbibigay ng mga word para may konting kaalaman po kayo at may natututunan na rin po tayo sa mga word na ito. So ayan guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Hanggang sa muli, ito po ulit ang lingkod ang gumamit ng studio ng ABS-CBN na kay Tito Boy Abunda. Ito po si Les Villegas ang nagsasabing less talk, less mistake, don't tell a lie, huwag i-deny aminin. So maraming maraming salamat po sa mga nagubos ng kanilang oras para matapos ko po ang video na ito. At sana po nag-enjoy kayo at may napulot po kayo at may natutunan sa ating mga Tagalog word na tinranslate po natin sa ibang lengguahe. Ayan, sa susunod muli po guys, tatabangan nyo po ang aking video soon. Marami pa po tayong tatalakayin about sa mga words. So muli, magandang gabi po sa inyong lahat. At ang oras po namin ngayon dito ay 2:30 ng madaling araw. God bless po sa inyong lahat. Bye! Que onda su pecho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, enseño.